We'll be right back.
Good day, everyone. Welcome po to His Life City Church. Welcome to the church that loves God, makes disciples, and impacts our world. Ayan, kumusta po kayo ngayong araw na ito at saan man po kayo ngayon sa anywhere in the world, no? Welcome po to His Life City Church. Welcome po, and right now, we just want to encourage you to just type right there sa comment section, no? Nasaan po kayo ngayon? Ayan, pwede nyong ilagay, I'm watching live from Manila, or pwedeng Taguig, or pwedeng Mindoro, wherever you are, no? Ilagay nyo lang po dyan, I am watching from this place. Ayan, praise the Lord. For our friends po who may be tuned in for the first time, no? Tuwang-tuwa po kami. We are just so glad to have you, and praise the Lord because you are an answer to our prayer. Ang pinanalangin lang po namin ay sana ngayong oras pong ito, you know, you just open your heart and fill it up with so much faith, believing that God has a message for you today and that God has a beautiful plan for your life, no? Sabi po ng Bible sa 1 John 3:16, this is how we know what real love is. Jesus Christ laid down His life for you and for me. Praise the Lord. Sige po, palakpakan naman po natin si Lord. Ayan, right there where you are, just, you know, clap your hands for Jesus Christ kasi grabe po yung pag-ibig niya para sa atin. Okay, as we ready our hearts po, no, to start praising and worshiping God through songs and singing, no, basahin ko po itong Psalm 150. Ang sabi ko ng Bible, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heaven. So I'm praying that right now, no, as I'm reading this text, no, talagang ngayon pa lamang po talagang maging excited po tayo, maging ready po tayo na talagang papurihan po ang Panginoon. Ang sabi niya, praise Him for His mighty works, no? Praise His unequaled greatness, no? So take time to remember, no, yung kanyang kadakilaan. Take time to remember everything that He's done for us, yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, you know. And whenever we think about that, that will set our hearts on fire, you know, excited, ready to praise and worship Him. And then verse 3 says, praise Him with the blast of the ram's horn, praise Him with the lyre and harp, praise Him with the tambourine and dancing, praise Him with strings and flutes, praise Him with the clash of cymbals, praise Him with loud clanging cymbals. And then verse 6 says this, let everything that breathes, or let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Sige po, bow your heads, close your eyes, we're going to pray. Father, right now as we, Lord, come into Your presence, Lord, we fill this heart with so much praising and gladness and thanksgiving. Lord, we take time to remember Your goodness and Your faithfulness in our lives. And right now, God, we're just so excited, so on fire, Lord, to just praise You and honor You and worship You, Lord. So God, bless this time, anoint this time, Lord, and our prayer is this, we'd be able to put a smile on Your face today as we express to You our love through worship and praising. Lord, salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.
sapat ang kaluwalhatian mo, sapat ang kapangyarihang taglay mo, buong galak kita taas ka, O Kristo. Sa'yo, sapat ang kaluwalhatian mo.
always been you, Jesus. With hands lifted high, Lord, our hearts surrender. Above the singing, Lord, above the songs, we lift you up and we magnify your most holy name, because you are the only one matters. We give you everything that we have, Lord, just to exalt and glorify and honor you with everything that we have. May we magnify you in our singing, in our worship, in our praise, lifting up and loving your name and your name only. We worship you, God. We worship you, Jesus. Be magnified, O Lord. You are highly exalted. There is nothing you can do. O Lord, my eyes are on you. Be magnified. O Lord, be magnified. See this one. Be magnified, O Lord. You are highly exalted, and there is nothing you can do. O Lord, my eyes are on you. Be magnified, O Lord, be magnified. Magnify you, Jesus. We glorify you, Jesus. Where creation suddenly articulate with a thousand tongues to lift one cry from north to south. And east to west, we hear cries, be magnified. Where the whole earth echoing his eminence, his name would burst from sea and sky, from rivers to the mountaintops, we hear cries, be magnified. Magnify Jesus in his place today. Lift him up. Joy.
Lift him up. Oh, I won't bow to idols. I stand strong and worship you. And if it puts me through the fire, I'll rejoice cause you're there too. I won't be formed by feelings. I'll hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, I'll be crucified with you. Cause death is just a doorway. If I join you in your suffering, then I'll join you when you rise. When you return in glory, meet all the angels and the saints. My heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, sa iyong kamay, aking ibibigay buong buhay sa iyo, Diyos. Akayin mo aking mundo ng mapasayo habang panahon.
natin pong itaas sa ating mga kamay sa Panginoon. Panginoon, kasama ng pagtaas ng aming kamay, aming buong puso, aming buong atensyon, aming buong lakas. Tunay nga po, wala kang katulad. Tunay nga po, ikaw ay tapat, Panginoon. At sa aming pong muling pag-awit, wala po kaming ibang hangad, kundi mapapurihan ka. Yan lang po ang sinisigaw ng aming mga puso. Purihin ka, Panginoong Jesus, dahil ikay karapat-dapat. Oh, Jesus! Oh, Panginoong Jesus! Karapat-dapat kang mapurihan. Kasama ng lahat ng karanasan, Panginoon. Ng buong puso at lakas. Sa Diyos, Panginoon, narito ka ngayong oras na ito. Hayaan mo nga po sa mga susunod na minuto, mabigay namin ang nararapat para sa iyo. Wala muna po kaming ibang hinahangad, iniisip. Binibigyan ng panahon kung hindi ikaw. Dahil napakabuti mo sa aming mga buhay. Walang panahon kami pinabayaan, tinalikuran, Panginoon. Nariyan ka at nandito ka ngayon. Maraming salamat sa panahon ng pagsamba. Sa iyo lahat ng papurit, pasasalamat. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. At lahat po magsabi ng amen at amen. Come on, church! Yung pinakamalakas na palakpak sa Panginoong Jesus. Come on! Come on! Hallelujah, Jesus! Kung naging mabuti ang Diyos, palakpakan mo siya ngayon! Amen! Amen! Praise God! Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po yung na-bless ngayong umaga? Magsabing malakas na, Amen! Thank you, Lord. We just want to welcome you to our Sunday worship celebration. Welcome to His Life City Church. Especially po, if it is your first time here, welcome na welcome po kayo dito. And before we take our seats, let's just honor the Word of God right now. Sino pong excited sa Word? Magsabi ng Amen! Thank you, Lord. Let's just read scriptures. Sabi po sa John chapter 3 verse 30. John the Baptist was talking about Jesus. He said, and he must become greater and greater. And I must become less and less. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Let's just pray. Lord, we thank you for the power of your word. Today, God, I pray, breathe life again to every single person in this place, Lord God. Bless this time with your anointing. Bless your people with open hearts and faith, Lord God. And bless your servant as I exhort your word right now. We honor you, we love you. In Jesus' name we pray. And everybody say amen and amen. One more time, church, yung pinakamalakas na palakpak po sa Panginoong Jesus. Amen.
And before we take our seats, can you just smile to your left and right to your neighbor at sabihin mo naman sa kanya, I'm so blessed to be with you right now. Thank you, Lord. Tayo po lahat ay maaari ng maupo. Praise God. Amen. Thank you, Jesus. Woo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. And we're so blessed po na nandito na naman po tayo ngayong Sunday just to listen to the Word of God. Tanong lang po, question. Sino po dito ang mahilig mag-travel? Magtas ng kamay. Anybody? Hindi, kahit wala kang pang-travel, basta mahilig. Anybody? Nag-iisip ka agad eh. Tinatanong ko lang kung gusto mo. Amen. Yeah, I think a lot of us, right? We love traveling. You know, one of the best things that I love about traveling po is that when we see, especially yung mga natural resources, no? How many of you sometimes experience this? Pag nakakita tayo ng malalaking bundok, yung mga magagandang dagat, you know, I think the feeling is parang ganito, it's so humbling. Tama po? Parang nanliliit ka in a good way. Alam mo yon, yung ang ganda-ganda ng creation ni Lord, no? And maybe you don't need to travel far. Maybe sa gabi lang, paglabas mo sa labas ng bahay, you see the bright sky filled with stars. Diba? Ang sarap pong isipin that we have a marvelous God and in His creations. And it serves as a reminder to all of us, no? Yung kumbaga parang ang laki-laki pala ng mundo at ang buhay po pala natin ay napakaliit lamang na parte nito. Tama po? You know, the reason why I'm saying that is because sometimes, let's be honest, church, it's so easy to get caught up in our own bubble. Tama? Kapag po ang buhay natin, palagi nating iniisip yung ating sarili, mga ginagawa natin, mga kailangan nating tapusin, ganyan. You know, sometimes we live in our own world, no? And sometimes, that is a very dangerous way to live. You know why? Because sometimes po, kapag ka ang buhay natin, we don't realize, no, that there is a life beyond ourselves, no? Ang ganda-ganda po, ang laki-laki po ng plano ng Diyos sa ating buhay, and my prayer is we do not limit it by our own thinking, no? So very plainly this morning po, no, I want to go direct to the topic na pag-uusapan po natin. I want to call this message Live Beyond Yourself. Amen. Live beyond yourself. Ano pong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ang prayer ko, ang buhay po natin, makita natin na hindi lang ito pang sarili. No? You know, when it is all about us, no? Sometimes, parang nakakakulong po yan. You know, they say, sabi nga po nila that the most suffocating life is the selfish life. Right? Question, sino po gusto ngayong umaga, no? God's gonna expand your vision. Amen? God's gonna open up your life, no? Minsan, namamroblema ka dito, pero napakalaki pala ng plano ng Lord sa ating buhay. And maybe you ask me why. Pastor, why? Parang hindi ko naman nafe-feel na selfish ako. Parang ganun eh, no? Why are we talking about this? Probably, it's not a personal experience, pero to be honest, church, do you know that usually, human nature is selfish, no? Like for example, sino po dito nakakita na ng bata? Hindi pa sure. Okay. Nakakita ng bata, di ba? Usually po ang bata, ang default mode po niyan is usually pasarili, right? Like pag may nakita yung toy or pagkain, ano ang usual word na sinasabi nila? Mine, right? Sa akin, parang ganun. Madalang na madalang siguro, sobrang bait na lang ng bata na yun na kapag meron siya nakitang ice cream, oh, yours. Ayun, di ba? Usually, it's really mine, akin yan. Parang ganun. You know, that is a reflection of how human nature is in default mode. Like for example, huwag na tayong lumayo. Huwag na lang sa bata. For example, nag-group photo kayo, nagpa-picture kayo, right? Pag nag-picture kayong grupo, pag tinignan mo, tanong, sinong una mong tinitignan? Hindi, totoo. Hindi mo man nga lang tinitignan. Sabi mo, ay, parang malaki ako dyan. Delete, delete, delete. Right? Why? Because again, by default, in nature, sometimes whether we choose it or not, we tend to default on looking out for ourselves. And again, I'm not saying po na parang wala ka ng pakalam sa sarili mo or what. I'm saying that there is a life beyond you. There is so much more
pag lumabas ka sa sarili mo. Tama. Ang prayer ko po ngayong umaga is that i-break ni Lord yung me, myself, and I mentality. Kasi minsan po, pagbabalikan mo, listen church, if you're gonna go back to some of the loneliest times of your life, I bet you, malaking parte nun is you think that it's all about you. Tama? But on the other hand, pag nakita mo, wow, ang laki pala, may purpose pala. May ginagawa pala ang Lord dito. And then you're gonna understand na, Lord, my life is not just about me. Lalo na kung believer ka, lalo na bilang Kristiyano church, we have to understand that we are not called to live a selfish life, but on the other hand, a selfless life. You know, one person in the Bible na kapag ka dinidiscuss po ito, I remember yung kanya pong example is specifically si John the Baptist, no? If you're familiar with John the Baptist, ang kanya pong, ang summary ng kanyang buhay is very simple. He was called to prepare the way before Jesus comes. Tama? Kumbaga po, nilatag niya na lahat ng mga kailangan para ipopoint niya yung mga tao papunta kay Jesus. Right? I want to read John chapter 3:22. Sabi po ng Bible, then Jesus and his disciples left Jerusalem and went into the Judean countryside. Okay? Jesus spent some time with them there. Ano daw po ang ginagawa ni Jesus na ministry during this time? What was he doing? Baptizing what? People. Okay? Baptizing people. But there's something parang unusual here. Okay, Jesus, nag-open ka ng ministry mo, now you're baptizing people. Eh, meron ng John the Baptist. Parang ganun eh, no? Parang ang pakiramdam is, parang later on we're gonna see kung paano po yan ni-receive ng mga followers ni John the Baptist. At this time, John the Baptist was baptizing already at Enon near Salim because there was plenty of water there and people kept coming to him for baptism. Okay? Nagets niyo po, si Jesus nagbabaptize, he started baptizing, but John the Baptist was already doing that. Alright? This was before John was thrown into prison. Verse 25, a debate broke out between John's disciples and a certain Jew over ceremonial cleansing. So John's disciples came to him and said, eto na, dito na po medyo pumapasok yung conflict na gawa-gawa ng mga taong ito. No? You know what they said? Sabi nila, sabi ng mga followers ni John the Baptist sa kanya, John the Baptist? Hindi ko naman tawag na. Rabbi, teacher? Sabi lang ganun. The man that you met on the other side of the Jordan River. The one you identified as the Messiah, yung Jesus. Okay? Alam mo, anong ginagawa niya? He is also baptizing people. You know what they're insinuating here? They were trying to have a competition. Okay? And of course, we all know na walang competition, but they were trying, alam mo yon, parang ganun yung kanilang ipinaparating. You know why? Because at the last line, they said, at alam mo, John the Baptist, everybody is going to him instead of coming to us. Alam mo yung pakiramdam na, for example, nag-open ka ng coffee shop. Tapos yung kapitbahay mo, nag-open din ng coffee shop. Sa Pampanga, maraming coffee shop. Hindi ko na alam kung alin ang masarap, okay? Marami, no? Kumbaga po, it was like they were being threatened. Uy, John the Baptist, bakit merong bagong nagbabaptize at sa kanya sila na yung dinudumog ngayon? But you know what? Praise God. Buti na lang po itong si John the Baptist, walang ganun sa kanyang puso. Amen. Alam na alam po niya yung kanyang role. Alam na alam po niya ang kanyang Diyos. Amen. And there was no issue at all. Amen. Alam niyo po, nakaka-refresh yung ganitong take eh. Kasi you know why? Again, by default, usually po ang tao ganun eh, no? Ay, bakit sa kanya pumupunta? Let's be honest. How do you respond when other people are blessed? Yung totoo po, no? Real talk lang. Like for example, may nakita kang tao na bless siya. Hindi naman deserve. Hindi, di mo naman siya sasabihin eh. But sometimes you, honestly, you run that through your head. O kaya parang na-promote siya. Mas magaling pa ako dyan. alam mo, kapag ka mali na yung ano mo, lagi ka nagsistart sa, parang gano'n. Na, really? Di ba, pagka gano'n eh, no? But,
Isn't it? Sino po dito yung gusto na pag binago ni Lord yung puso natin, you now have the capacity. Pag when you live beyond yourself, ang buhay mo hindi lang sa sayo, kaya mo nang mag-celebrate ng ibang tao. Wow! Can you just imagine? You can genuinely be happy for other people. Amen? Like for example, tignan mo yung katabi mong yan. Come on, look at that person next to you. Kilala mo yan. Di ba? Masaya ka ba sa ginagawa ng Lord sa buhay niya? Ha? Ay hindi, Pastor, kung alam mo lang tunay na ugali nito. Amen. That's a practical application there. When you can become genuinely blessed and happy, when God blesses other people, alam mo that you are already developing out of that selfish nature. Si John the Baptist po, you look at his heart. In John chapter 3, verse 29, he sets the record straight. Kasi they were trying to pit them against each other eh. But there was no competition to him. Alam mo po, sabi ni John the Baptist, that's why my cup is running over. Punong-puno ang puso ko. This is the assigned moment for Jesus to move into the center while I slip off to the sidelines. I've never seen a person so happy na isasantabi. Wow! Grabe yung puso eh, no? Sino po dito yung naniniwala na ang buhay mo, ang mundo hindi umiikot sa'yo? Tama po? At okay lang yun. Right? Kasi po, minsan feeling natin sa atin umiikot ang mundo eh. No? For example, may nag-usap. Pinag-uusapan siguro. Hindi ka pinag-uusapan. Nag-uusap lang sila saan sila magla-lunch. And everybody say amen. Minsan no, nagdodoble-doble, nagpapatong-patong yung stress at problema kasi feeling mo lahat ng nangyayari sa mundo against you. No? Ay, tumaas yung gas. Hindi ako mahal ni Lord. Do you get my point? When you live inside your head all the time, thinking about yourself again and again and again, it becomes irrational. Alam niyo po, we can learn something from John the Baptist. And I'm not just talking about being happy for other people. I wanna be specific right here. Makinig po kayo mabuti. He was, when he said, he's going to the sidelines, alam niyo po, practically yung sinasabi niya, si Lord na ang sentro ng attention ko. Amen. You know, we can apply that in our life. Bilang mga believers po, ang tanong, sino ang nakasentro sa buhay mo? No, really. Sino ang talagang, sino po dito ngayong umaga, ready ka nang tumabi sa Gedli? At sabihin, Lord, from this day on, yung gusto mo, hindi yung gusto ko. Lord, yung will mo, hindi yung will ko. Lord, yung plano mo, hindi yung plano ko. Amen. Kasi kapag sino po dito yung sinunod mo yung plano mo, tapos napahamak ka. Tapos sinisi mo pa si Lord. Sasabihin ni Lord, hindi ako yun ah. Amen. Si John the Baptist po, you know, this guy was just a person, probably, he does not just like the attention. No? Kumbaga nga po, siguro kung nag-attend yan ngayon dito, ayaw niya man tong preaching na to eh. Ayaw niyang pinag-uusapan, no? Because all his life, his calling was clear. His life was to be pointed to the one who is really important, and that is Jesus. Ang kanya pong buhay, ganun po. That is the call. That is the ministry. And I pray, that is our lives too. Pag na-promote ka, pag na-bless ka, sino pong excited makikita nila si Lord? Amen. Kapag ginagamit ka, ginagamit ang buhay mo para sa Lord, hindi ikaw yung may aangat, pero ang pangalan ng Lord ang may aangat. Amen? It is God's name who will be lifted up in your life. Sino pong excited sa ganun? Come on, palakpakan po natin si Jesus! Pag na-promote ka, tapos sabi sa'yo, ang galing mo, no? Tapos sumagot ka, talaga. Sinabi mo pa. Tapos kikidla lang na dyan ako. Really, it's an opportunity today to really say, Lord, if I'm being honest enough, whatever blessing, whatever goodness I'm experiencing today, sa totoo lang, ikaw yun, Lord. Eh.
Hindi naman talaga ako. Pero minsan, no? Minsan tinitake natin. O, ang tanong ngayong umaga, sino na pong ready na bitawan yung kanilang sarili? Come on. Palakpakan po natin si Jesus. Come on! Woo! Oh, ito na. What was... Pero po, kahit na ganun po, look at this. That is the heart of John the Baptist. But praise God, no? Na kahit ganun po yung buhay niya sa mata ng Panginoon, that is greatness. In Matthew 11:11, Jesus refers to him. Sabi niya, I tell you the truth, of all who have ever lived, none is greater than John the Baptist. Sa mata ng Panginoon, ang totoong na itataas po ay yung may humility. Sa tingin, sa Panginoon po, hindi po ito padamihan ng achievements. It's about who can give their own self for the sake of God. No? What was the secret? Bakit kaya napaka-secured ng taong ito? Alam niyo po kung bakit? Kasi malalim po yung hugot niya. Bakit kaya niyang isantabi yung kanyang sarili? Bakit kaya niyang hindi unahin yung kanyang mga gusto sa buhay? Unahin niya muna yung gusto ng Panginoon. Because his purpose was very deep. In John chapter 3:27, John replied, "No one can receive anything unless God gives it from heaven. You yourselves know how plainly I told you." Ano po ang sabi ni John the Baptist? I am not the Messiah. I am only here to prepare the way for him. I call that self-awareness. It is the bridegroom who marries the bride, and the bridegroom's friend is simply glad to stand with him and hear his vows. Ang ganda po ng example na ito, no? Sino po dito may nakita na po kayong bridesmaid mas maganda pa sa bride? Tama? May nakita ka na ba? Naglalakad yung bride dun sa kasal tapos yung best man siyang humahagulgol. John the Baptist was saying, I am not the Messiah. He was actually saying two things here. You know what he was expressing? Unang-una po, he was saying, hindi ako yung kailangan yung sundan. The one na kailangan nating sundan, nandito na siya, and that is Jesus. Tama? So there's no competition right there. But on the other hand, he was also saying, I am not the Messiah, meaning hindi siya yung savior ng kanyang sariling buhay. Alam niyo po, minsan, you know, that's the truth that will liberate us. When we understand who we are and who God is, hindi natin napapagpalit-palit yung role. Our role is to depend on Him, to trust Him, to surrender in Him. Hindi po isolve lahat sa sarili natin. Tama? Tandaan mo, we are not the Messiah of our own lives. We are not the Savior of our own lives. Hindi po natin kaya kung wala ang Panginoon. Kaya nga po sabi ni John the Baptist, I am filled with joy at his success. And then, that's where he said this verse, he must become greater and greater. And I must become less and less. Sino pong ready mag-let go ngayong umaga? Magsabi naman ng amen. Praise God. Okay, let's go straight to the point. Dalawang bagay po. Two reminders. If you want to live a life beyond yourself, kung gusto mong lumaki ang buhay mo na hindi lang siya pang sarili, two reminders. Number one, okay? Okay pa ba kayo? Thank you. Kasi medyo naging serious po kayo eh. Okay. Number one, if you want to live beyond yourself, there is a calling. Number one, deny yourself. Whew! Simplihan ko na lang po. Sir, anong ibig sabihin ng deny yourself? Simplihan na lang po natin. Hindi lahat ng gusto natin masusunod. Come on. Alam mo ba na hindi naman po lahat ng sa tingin natin ay tama, ay yun ang mabuti para sa atin. Ano po ang sikreto dyan? You always go back to what God says. You go back to the Bible. You go back to the Word. You go back to what God is telling you. No? Hindi po lahat ng nararamdaman mo kailangan mong sundin. Hindi lahat ng decision mo akala mo yun ang tama, lalo na kapag hindi ka kumonsulta sa Panginoon, right? Sino po dito yung nabudol na kaka-add to cart?
Kala mo kailangan mo. Sino pong ready nang i-let go? Tanggalin mo na sa cart. Ang dami mo ng kaldero. Naka-display lang. Magpaubaya ka na. Amen. No, really. Kahit po medyo nakakatawa, it's true. There are a lot of things in our life we keep holding on. No? Pero sa totoo lang po, sometimes the call is not to hold on to these things but to deny ourselves. Lalo na kung hindi makakabuti sa'yo. Amen. In Matthew 16:24, Jesus multiple times in the New Testament po, this was His message to the people. When people followed Him, He was not sugarcoating words with them. He was literally telling them. Jesus said to His disciples, Matthew 16:24, if anyone desires to come after me. Tanong po, ngayong umaga, sino daw po ang gustong sumunod sa Panginoon? Magsabing amen. Ano po ang sabi ng Bible? Let him deny himself. Woo! Sabi mo, Lord, I surrender my life to you. Sabi ni Lord sa'yo, oh, pitawan mo na yan. Hindi makakabuti sa'yo. Wala bang iba, Lord? Oh, sa mga single dito, alam mo, hindi will ni Lord sa'yo yan eh. Ayan ang sinasabi ko eh. Hindi, Pastor, kasi gusto ko may dimples. pag binigyan ka ng maraming dimples niyan. Dapat hindi lang yung gusto mo. Dapat tanungin mo ano yung gusto ni Lord. Ayan. Oh, for example, nag-a-apply ka ng trabaho. Kaya mag-open up ka ng business. Hindi lang basta kung anong gusto mo. Ipag-pray mo. Tanungin mo si Lord. At hindi ibig sabihin na dahil yun yung gusto mo, ipipilit mo. Sometimes, you have to say no to yourself. Lalong-lalo na kung hindi yan ang gusto ni Lord para sa'yo. Huwag kang mahiwagaan. Pastor, paano ko malalaman anong gusto ni Lord sa akin? Basahin mo sa Bible. Hindi mo kailangan ng matalinghaga. You can read it in the Word. It's very plain and simple. Sabi pa ng Bible, take up his cross and follow me. Bakit? For whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. The Bible gives a very direct reflection. For what profit is it a man if he gains the whole world and loses his own soul? Nakuha mo daw nga yung gusto mo, pero yun ba talaga yung gusto ni Lord para sa'yo? What will a man give in exchange for his soul? Gusto natin yung gusto ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Jesus ngayong umagang ito. Amen? Okay pa ba kayo? Hawak lang sa upuan ha? Meron pa. Okay. Thank you, Lord. Siguro, that's the reason why our culture right now, napansin po ninyo, when people are full of themselves, ano pong mga nagiging resulta? It's clear eh. I think isa sa manifestation po is yung anger. Tama? Magagalitin. Right? Kapag punong-puno ka ng sarili mo, madali kang magalit eh. Tignan mo ngayon katabi mo, madali bang magalit yan? Oh, kanina lang, bago kayo pumunta dito, nag-away muna kayo. Ayan na. Nagkakabukuhan na. Right? Napakarami pong video sa social media ngayon. Ilan video na ba ng road rage ang napanood po natin? Nag-aaway-away. Tapos minsan, ang liit-liit lang ang pinag-aawayan nila. Kinat mo ako? Oh, tapos magpapatong-patong na yan. Puro na pataasan. Ano naman gagawin? Di ba kilala? Tapos maglalabas na ng mga sticker-sticker yan. Mga ID-ID. Tapos tatawag pa yan, kunwari. General. Huh? Ano pa? We live in a world that's full of self-entitlement. Tama po? No? Yung ma-inconvenience ka lang ng konti. Kumain ka sa restaurant, na-late lang ng konti yung order mo. Nasa yung manager. Ano ba naman yung konting pasensya? Amen. Gets ko naman eh. Yung
Meron ka na, meron tayong deserved, sinasabi na parang service or something. But you know what I'm talking about? Yung mga liit-liit na bagay na alam mong ang pinanggagalingan na lang nun, yung pride na lang eh. Oh, pumasok ka sa mall, kinalkal nung guard yung bag mo. Ay, ba't mo kinakalkal? Wala naman akong ano dito. Kayo talaga. Gets nyo po? Yung those are some of the real life. Yung mga pang-araw-araw po na simple lang, pero alam nyo po, it stems from something. Ano pa? Alam na alam mo kapag ka ang buhay po ay pansarili. You know what's happening kapag sa social media? Sino po may social media dito? Anybody? Amen? I think tayo lahat, no? Oh, minsan po, hinahanap natin yung value natin sa social media. Paano? For example, nag-post ka ng picture. Actually, bago mo na-post yan, 30 minutes mo munang inayos yung filter. No. Hindi! Totoo! O, nakailang app ka. Dumaan yan sa tatlong app. Oh, tapos pag-post mong ganyan, ano yung parang nangyayari sa... Ito, hindi mo sinasadya. Pero what's happening? After mga 2 minutes, sino na kaya nag-like? Oy! Huwag tayong mahiya kasi we all go through it eh, no? Yung eh tapos ilalike mo na rin para na may damay na. Wala namang masamang mag-post dyan or something. I'm just saying, my example is this. Kapag dun mo na nahahanap yung value, parang, eh, walang nagmamahal sa... Hindi, totoo yun eh. Ay, walang pumapansin sa akin. Hindi totoo yun. Baka nagtatrabaho sila. Ikaw lang yung day off. Mamaya, magla-like din yun. Bigyan mo silang chance. Nakita niyo po yung difference pag puro sariling iniisip? Oh, patunayan mo na hindi sarili lang iniisip mo. Tignan mo yung katabi mo ngayon. Sabi mo sa kanya, ako na sa lunch. Ayan na, tumawa lang. Walang application. Biro lang po. Praise God. Now, seriously speaking, when John the Baptist said, I am not the Messiah, it was a statement of freedom. You know, we could also do that. No? Lord, ang buhay ko ay hindi tungkol sa akin, pero tungkol sa gusto mo. Tungkol sa iyo, tungkol sa purpose mo. And listen to me, church, hindi ka naman magkakamali dito when you stop doing it your way. Watch as God does it His way. Amen. Mas gusto mo yung paraan ng Panginoon kasi mas matindi yun. Come on, palakpakan naman po natin si Jesus. Stop putting things into your own hand. Ipag-pray mo muna. Sabi nga po ng isang missionary, man of God, Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's supply. Amen. Kapag sa Diyos yan, hindi ka magkukulang. Amen. Deny yourself. May mga bagay kang, okay, Lord, hindi ito. Lord, hindi yung gusto ko, pero yung gusto mo. Amen. Sino pong handang gumawa ng mga ganong desisyon? Kahit sa liit-liit na bagay. Amen. Pangalawa. Dalawa lang po yan. Let me go to the second one. Second reminder, if you want to live a life beyond yourself, una, practically, you have to deny yourself. Pangalawa po, of course, kung meron kang ililet go, meron ka namang i-hold on. Okay? Which is number two, I call it, now, delight yourself in the Lord. Amen. Kung bibitawan mong iyong sarili, saan mo hahanapin yung iyong satisfaction? Saan mo hahanapin ang iyong joy? Saan mo hahanapin ang iyong identity? Walang iba kung hindi sa Panginoong Jesus. Amen. Delight yourself in the Lord. Sa Kanya mo hanapin yung kasiyahan. John chapter 3:29.
Sabi po ni John the Baptist dun sa last part, therefore, I am filled with joy at his success. You know what he was saying? Kapag ka may mga tao nakikita nila si Jesus, yun yung kasiyahan ko. Ang tanong sa iyong buhay, have you used your life to be able to reflect the goodness and the blessing of God? Sometimes you don't even need to preach. Nakita pa lang nila yung buhay mo, nakita na nila si Lord. Amen? Ang sarap po ng ganun eh, no? Makita nila, grabe, blessed na blessed yung taong to. Alam na alam mo na si Lord ang nagbe-bless sa kanya. Amen? You know, alam natin yung verse na ito eh. We are all familiar with Psalm 37:4. Ano pong sabi ng Bible? Delight yourself also in the Lord. Ibig sabihin, kahit walang nakakakita sa'yo, ibig sabihin, kahit walang nag-recognize sa'yo, you keep on choosing God every single day. And you know what happens when you do that? Napansin niyo po yung first and second reminder natin, when I say you live beyond yourself, these are not coincidental things. These are intentional things that we do, we practice, we apply every day. Ibig sabihin, when you say delight yourself in the Lord, surrender to Him, pinipili mo siya intentionally. You are choosing Him. Like for example, sino po dito, no, yung kahit nagbabasa ka lang ng Bible sa bahay, nag-e-enjoy ka. Nagwo-worship ka mag-isa sa bahay, nag-e-enjoy ka. Amen. Because as you keep on practicing and practicing and practicing it, you know what's happening? Yung puso mo, it becomes more and more intimate and familiar with the voice of God. Amen. Hindi naman ibig sabihin na kailangan agad-agad, but you have to delight yourself in the Lord every single day. Amen. Ibig sabihin, and then the Bible says, and He shall give you the desires of your heart. And when you do that, and when you choose Him, di mo napapansin, paunti-unti, kahit yung mga desire mo, nagbabago na. Yung mga gusto mo ngayon, yung will na ni Lord, hindi na katulad ng dati. Kung dati, concerned ka sa sasabihin ng iba, ngayon concerned ka sa sasabihin ni Lord about you. And everybody say amen. Palakpakan po natin si Jesus doon. Come on, give God praise. Alam mo, kapag ganun po ang heart natin, ang sarap maglingkod. Ang sarap pong maging generous. Ang sarap pong magpatawad. Kasi minsan po, ang balakid, the hindrance to all of this sometimes is the holding on to self. Hindi ka makapagbigay ng forgiveness eh, kasi hindi. Nasaktan mo ako. Lahat ng natututunan mo sa telenovela, na-apply mo eh, no? Mahirap pong mag-forgive when you don't give up yourself. But when you choose God, you say, okay, pinatawad ako ng Diyos, kaya ko rin magpatawad. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya mong maging generous. Alam mo kung bakit? Kasi naging generous ang Lord sa'yo. Kaya mong mag-extend ng kindness. Kaya mong maglingkod kasi naging mabuti si Lord sa'yo. Hindi kabawasan sa'yo yung paglilingkod sa Panginoon. Thank you, Lord. Philippians chapter 2, verse 3. I want to echo what the Apostle Paul said. Sabi po niya, if you've gotten anything at all out of following Christ, practical po, kung meron man daw kahihinatnan yung atin pong pagsunod sa Panginoon, may resulta po kasi yan eh. Alam na alam mo eh. Ang tawag ko dyan, kumbaga sa puno po, mamumunga yan eh. Right? No? Ano daw po yung mga lumalabas kapag ka sumusunod tayo sa Diyos? If His love has made any difference in your life, if being in a community of the Spirit means anything to you, sabi ni Paul, if you have a heart, if you care, then do me a favor. What? Agree with each other. Huwag kayong away ng away. Tama? Lahat na lang pinag-aawayan. Lahat na lang pinagtatalunan. Love each other. Sino po naniniwala minsan, mahirap pong mahalin yung katabi mo?
Hindi, hindi ko sinabing tumawa po kayo. Challenging, right? O, huwag ka nang lumayo. Minsan, tayo rin. Challenging. Love each other. Be deep-spirited friends. Don't push your way to the front. Don't sweet-talk your way to the top. Whew, this is so liberating. Come on, if you just apply it, put yourself aside and help others get ahead. Don't be obsessed with getting your own advantage. Whew. You know, this is not a popular sentiment nowadays, but this is what the Bible says. Forget yourselves long enough to lend a helping hand. Pastor, bakit? Eh, paano naman ako? How about me? Pastor, bakit ko naman gagawin yan? Ako nga lang, ang dami-dami ko nang iniisip eh. Alam mo, totoo. Kung sarili lang po, mahirap to. But you know, just like John the Baptist, just like the Apostle Paul, kakayanin mo lang to pag malalim yung hugot mo. Pag malalim yung pinanggagalingan mo. You know what it is? Let's continue the verse. Kung nahihirapan kang bitawan yung sarili mo or mabuhay para sa iba, balikan mo yung hugot mo. Go back to your purpose. Go back to your why. Verse 5, think of yourselves the way Christ Jesus thought of himself. He had equal status with God. But he didn't think so much of himself that he had to cling to the advantages of that status no matter what. Not at all. When the time came, Jesus set aside the privileges of deity and took on the status of a slave and became human. I don't know if you're getting this, but baka believe ka na kay John the Baptist kanina na kaya niyang isang tabi yung kanyang sarili, but how about I talk about Jesus today? Kung nagtatanong ka, bakit ko naman gagawin yan? Look at him. He didn't have to. But he humbled himself, became human like we are. Pagkapanganak pa lang niya, wala mang silang mahanap na lugar kung saan siya tatanggapin, pinanganak pa po sa sabsaban. Imagine a king doing that. Lived a very simple life. Waited for his turn. Up until one day, God calls him to his ultimate calling. And akala mo ba it was something that's grand? No. It was the shame of the cross. So the next time you think that life is about us and about what we want and about everything na gusto natin, think about him again. It was, sabi ng Bible, it was an incredibly humbling process. He didn't claim special privileges. Instead, he lived a selfless, obedient life, and then died a selfless, obedient death, and the worst kind of death at that, a crucifixion. Pwede muna po ba nating palakpakan ng Panginoong Jesus ngayong umagang ito? You can live beyond yourself kapag ka naiintindihan mo na may mas malalim na purpose ang buhay mo. No wonder when people were trying
to make John the Baptist compete with Jesus, you know what he said? Not at all. He must become greater and greater, and I must become less and less. You know what the words na ginamit po? The word that he used was the word must. It was an imperative word. It was not just a desire. He said, kailangan. Kailangan sa buhay ko ang Panginoon ang maihayag. Ang Panginoon ang makita. At ako, kahit hindi na. Spurgeon put this in a very beautiful picture. He said, as fades the morning star when the sun himself arises, so was it the joy of the herald of Christ to lose himself in the supreme radiance of his Lord's appearing. Parang mga bituin daw sa langit, kahit gaano kaganda, pag sumikat na ang araw, tungkol na yon ulit sa kanya. Amen. Ang tanong, tungkol kanino ang buhay mo? Prayer ko po, sana patungkol po sa Panginoon. And everybody say amen and amen. Palakpakan po natin si Jesus. Let us all stand today, church. Tayo po lahat ay tumayo. Wow. What a great reminder ngayong umaga po, no? You know, God's not opposed to your dreams. I'm just saying, maybe there's something beyond what you can imagine. Dun ka sa gusto ni Lord, baka mas maganda yun. O hindi, siguradong mas maganda yun. Amen. I want to end with this one final verse. You know, John the Baptist learned from the best teacher. Kasi si Jesus po mismo. Ganito po ang practice ng buhay niya, especially when he was here on earth. Moments before he was gonna be crucified and punished, Luke 22:41 declares, and he was withdrawn from them. He went to pray alone. His heart was in a turmoil. Nagsastruggle po yung kanyang puso. He knelt down and prayed, and he said this word, saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will, but your will be done. That's our prayer this morning, church. Lord, not my will, but let your will be done. In good times and in not so good times, Lord, not my will, but let your will be done. Let's bow our heads and close our eyes right now. Pwede ko po bang niyayahan itaas ang ating mga kamay sa Panginoon at sa atin pong patuloy na pag-awit at pagsamba sa Diyos. Atin pong gamitin ang panahon na ito upang isuko lahat. Lord, I am ready to lose myself right now, to lose my own so that I could have you. Lord, not my will, but let your will be done. Come on, purihin po natin ang Panginoon.
salamat, Panginoong Jesus. Sa lahat po ng gusto tumanggap sa Panginoong Jesus, sa kanyang puso bilang personal na Diyos sa tagapagligtas, kung nasaan ka man, taas mo lang ang iyong kamay, sundan mo lang ako sa ganitong panalangin. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, inaamin ko, ako po ay makasalanan. Humihingi po ako ng tawad. Binubuksan kong aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Mula sa oras na ito, susundan kita, mamahalin kita, at sa iyo ang buhay ko. Maraming salamat. Itong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Come on, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, give Him a big, big hand of praise. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Palakpakan naman po natin si Lord for that very powerful word. No, I don't know about you, pero ang lakas lang po ng tama ng mensahe po ng Panginoon sa atin. Ngayon, no, ako po, personal highlight ko, yung two pointers ni Pastor Jello today, yung deny yourself at saka yung delight yourself in the Lord. And I'm sure kayo rin po, meron po kayong mga gustong i-share ng mga highlights. If you wanna share your highlights, just type right there sa comment section. Ilagay po ninyo lahat ng mga gusto ninyong, you know, mga parts sa message na feel ninyo talagang tinamaan kayo at alam ninyong kinausap po tayo ng Panginoon today. Amen? Praise God. Alright, just in case you wanna give po, no, ito po yung ating mga bank details, no, dito po sa His Life City Church. Naka-flash po yan sa screen ngayon, and also yung mga QR codes ng ating Maya and also GCash. Thank you so much po for giving. Ngayon po, ibabalik ko na po kayo kay Pastor Jello for the prayer and benediction. God bless you po. Sino po na-bless ngayong umagang ito, magsabi ng malakas na Amen! Thank you, Lord. Praise God. Lift up your hands. I want to bless you with a word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord bless you with peace. The Lord bless your families. The Lord bless you with answered prayers. The Lord bless you with His will. And the Lord bless your lives. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And all God's people say, Amen. And Amen. God bless you all, church. See you again next week.